welcome back to my channel. At may bago tayong gagawin, guys, kasi nakikita nyo ba, guys, umuulan siya, oh. Medyo masama yung panahon. Yan, umuulan, kaya may bago tayong gagawin. Pupunta naman tayo, guys, ngayon sa cooking. Yan, guys, magbibigay ako sa inyo ng mga tips na masustansya. Ito, guys, kasi ano, libre lang siya. Kung alam niyo yung saluyot tsaka ampalaya, ito ang tawag sa amin, yung sa Ilocano ang tawag nito sa amin, balang na pariya. Ibig sabihin yung kung saan yung mga ampalaya na kung saan-saan lang tumutubo, guys. At yan, at yung saluyot, guys, na napakasustansya din. Yan, guys, ngayon ang bibigay ko sa inyo na tips ang gagawin natin ay pagluluto. Magluluto tayo ng saluyot at dahon ng ampalaya, guys. Yan. Ano, sasahugan natin siya ng ihaw na bangus. Yan, sarap-sarap, guys. Yan yung naisipan kong gawin ngayon, guys, kasi hindi tayo makalabas, umuulan. At saka ganito yung panahon, medyo delikado kasi dumarami yung naapektuhan ng ano, yung mga nagiging infected sa coronavirus. Ayan, guys. Panoorin nyo yung video na ito at ibibigay ko sa inyo ang tips na lulutuin ko. Grabe, napakasustansya nito, napakasarap pa, guys. Yan, guys, ito yung bagoong lalagyan ko siya ng konti, guys, kasi ano yung tawag nun, mga Ilocano kasi mahilig kami sa bagoong. Yan, nalagyan namin siya ng konti. Yan, o. Yan. Tapos ito yung ihaw na bangus. Sarap-sarap. Tapos, guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, ampalaya. Ito, guys, yung mga tumutubo lang sa mga bukid-bukid. Ito yung ano, ampalaya na, yun nga, yung sinabi ko na nga, tumutubo kung saan-saan lang. Yan. Bagong ano lang siya, bagong kuha lang ng kuya ko. Ayan, guys. Ito rin yung saluyot. Yan, oh, fresh na fresh. Oh, may ugat pa siya, guys. Yan. Ito lang, guys. Yan lang na dalawa yung lulutuin ko. At ano na, guys, sobrang napakasarap niya, guys. Yan. Kaya ano, guys, kung kayo ay gustong magtipid, ayan, guys. Panoorin niyo yung video na ito, tapusin niyo hanggang matapos. At sobrang napakasustansya nito at saka masarap din siya, guys. Yan. Bibigay ko sa inyo na tips. Ayan, oh, fresh na fresh yung lulutuin ko na gulay, guys. Ganyan talaga dito pag ano, nasa probinsya ka. Yung mga lulutuin mo, guys, fresh, hindi gaya sa Maynila na ano, na matagal nang naimbak. Yan, guys. Yan, pipilian ko muna, guys, at ano, pag napilian ko na, pag nakaset up na lahat, ipapakita ko sa inyo. Guys, na i-prepare ko na siya lahat. Ayan, o. Nahugasan ko na siya, guys, 3 beses. Kailangan talaga ang mga niluluto natin. Kailangan talagang ano, hugasan siya ng maayos. Kasi, alam nyo na, kailangan maging malusog sa panahon ngayon. Saka kahit di ngayon, kailangan talaga maging malinis yung ginagawa natin. Ayan, guys, o. Nilagyan ko siya ng, yan, kunting sabaw lang siya, guys, para masarap. Ang mga Ilocano kasi, ano, guys, mga Ilocano, sanay yan sa hindi masabaw na luto. Lalo-lalo na yung nanay ko. Pag nagluluto yon, gusto niya yung, ano lang, maliit na sabaw lang kasi malasa daw. Malalasahan mo talaga yung lasa ng niluto mo at saka yung mga gulay na niluluto mo. Yun yung sabi. Ayan, guys, update kayo sa ano, update ko kayo sa gagawin ko. Yung tubig, guys, pakukuluan muna natin siya. Yan, pakukuluan muna natin siya, guys, na bago ilagay yung ano, yung bagoong. Tapos, pag kumulo ulit, pag nailagay natin yung bagoong at kumulo siya ulit, yan, guys, ilalagay na natin yung sahog na ihaw na bangos.
guys, nailagay ko na yan dyan yung ano, yung bagoong, kumukulo na siya guys. Kaya ang ilalagay ulit natin is yung ano, ito guys, yung bangus. Yan. Nailagay na natin siya. Tinitingnan ko siyang mabuti kasi baka ano. Ayan guys, lagay natin siya. Yan. Tapos, yun guys, pag kumulo-kulo na siya, sunod natin yung, ito guys, uunahin natin yung saluyot kasi ano, medyo mas matagal siyang lutuin. Pero mga siguro pag kumulo siya ng ano, ng isang beses, kasi yun, diba yung dahon ng ampalaya, madali lang siyang maluto. Kaya siya yung last na iaano natin. Tsaka guys, kung allergic pala kayo sa bagoong, kung ayaw nyo ng bagoong, pwede rin na asin lang guys yung ano, yung pangtimpla natin. Kung ayaw natin ng bagoong, masarap din siya kahit asin lang. Kami kasi sanay kami sa bagoong, kaya yun. Tsaka guys, kung wala rin kayong pangsahog, pwede rin naman lang ito. Dahon ng ampalaya, tsaka dahon ng saluyot, tsaka asin lang. Kung talagang gusto nyo magtipid ng magtipid ng magtipid. Yan. Yan guys, yan. Binigay ko na sa inyo yung talagang pinakatipid na tips. Yan guys. Na yung saluyot. Yan, luto-lutuin lang natin siya ng konti. Kasi ano, yung dahon ng ampalaya, guys, maano lang siya. Madaling maluto lang. Lalo na yung mga ligaw na ampalaya. Yan. Yan o. Yan, madali lang maluto yan, guys. Medyo luto na yung ano, yung saluyot. Kaya ilalagay na natin tong ampalaya. Yan. May tubig pa siya, guys, kasi ganun kami. Ganun kami sinanay ng nanay namin kapag nagluluto kami ng gulay. Kailangan ano, nakababad siya sa tubig kasi yung mga dumi-dumi pa na hindi natatanggal, yan. Ayan o, na ano siya, naiiwan siya sa tubig pag ano. Ay, wait lang guys. Mali. Ito pala guys, kasi kami, lalo-lalo na ako, nasanay talaga ako sa ano, paglalagay ng bitchin sa ano. Pero kapag ayaw nyo naman ng bitchin, pwede naman siya. Kaya lang ako kasi, sanay ako. Kaya lalagyan ko siya ng... Ayan, kunti lang siya guys. Itong bitchin na to, ano, matagal namin siyang ginagamit, ilang lutuan to kasi, ano, alam nyo na, di ba? Hindi siya masyadong, ano, sa kalusugan. Ayan guys, pero masarap kasi siya, nasanay kami na magbitchin sa mga niluluto namin na pagkain. Ayan guys, lagay ko na yung ampalaya. Ayan, sarap-sarap. Ano guys, hapunan namin to. Ito yung hapunan namin ng nanay ko. Yan guys. Yan, kasi ano, madali lang maluto yung ampalaya guys. Dahon ng ampalaya. Ayan, titikman ko siya. Sarap. Sarap nyo guys, grabe. And, takpan na natin. Hindi ko siya masyadong tinakpan kasi sabi nila pag nagluto ko daw ng ampalaya, huwag mong ano, pero iwan ko kung totoo yun. Minsan kasi ako pag nagluluto ako ng ampalaya guys, minsan mapait, minsan hindi rin. Yun yung katotohanan. Ayan guys, malapit na siya. Ayan o, nakikita nyo yan. Ang sarap guys. Bali ang gastos lang namin dyan yung ihaw na ano, yung ihaw na bangus, yun lang yung gastos namin, di ba? Tipid na tipid kami ngayong araw na to kasi kailangan eh. Lalo-lalo na ano talaga? Walang pinagkakakitaan nito sa probinsya. Inaasahan lang namin yung asawa ko na Grab food rider sa Maynila, yan, buti na lang mabait siya. Yan, be. Shout out sa iyo. Ayan. Yan guys, maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo tong binigay ko na tips sa inyo, yung ano, yung
gulay na niluto ko ngayong araw na ito, guys. At abangan nyo pa ang mga susunod na gagawin kong cooking. Naisip ko kasi magandang i-share kasi lalo na ngayon kailangan magtipid talaga. Kaya ako pa naman mahilig ako sa tipid na ulam. Yan, guys. Yan, maraming maraming salamat sa panunood. Yan, patayin ko muna kasi baka ma-overcook. Yan, guys. Maraming maraming salamat sa panunood. At bago ko tapusin ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, share at comment na rin, guys, sa channel ko na sana suportahan nyo to hanggang. Yan, guys. At ano, basahin nyo na rin yung sa description ko kung ano yung mga dapat gawin kung hindi nyo maintindihan tong video na ginawa ko. Charot. Hindi, alam ko naman maintindihan nyo kasi Tagalog, di ba? Yan, guys, tignan nyo sa description yung mga ko sa inyo, ibibigay ko na tips. Yan, guys. Maraming maraming salamat sa panunood.